mo gumamit ng HID valve at saka LED valve, para lumakas ang ilaw ng motor mo, pero pinagbabawal naman to sa LDO. So sa simple mong gagawin, bumbilya mo, ipapalakasin. Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. It's me again, ang iyong kabiker from Chris Custom Cycle. At eto nga, purihin ang Panginoon dahil nakapagbahagi tayo ng mga walang ingay na wala kayong maririnig na nagra-grind. Ayan. So yun na nga ang pinaka-tutorial natin, paano palakasin yung mga ilaw natin. Kasi karamihan na pinoproblema natin yung ilaw natin, no? Lalong-lalo na pag ginagabi tayo, napakahina nung ilaw natin. So maraming bumbilya ngayon na malalakas ang wattage, pero pinagbabawal ito sa LDO. Lalong-lalo na yung mga LED bulb, HID bulb, so bawal yan sa LDO. So hassle kasi pag mabiyahe tayo, lalong-lalo na pag inabutan tayo ng gabi, napakahina yung ilaw natin. Lalong-lalo na pag biyahe tayong malayo, importanteng-importante yung may ilaw. At para makita natin ng maayos yung dinadaanan natin. Pero itong gagawin natin, itong simpleng technique, para hindi na tayo magkabit ng mga bulb na binabawal sa LDO. So yung simpleng gagawin natin, ay ang palakasin ng bumbilya natin. So gawin na natin. Ayan mga kabiker, kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong klaseng headlight dito. Isang RS125 na headlight, isang Supremo 150, at saka isang bubble. So ano nga bang dahilan bakit mahina yung headlight natin kumpara sa mga RS125 at saka Supremo 150? Bakit malalakas yung kanilang headlight kumpara dito sa stock na headlight, lalong-lalo na sa mga ganitong headlight or yung mga pampasada na motor? At minsan problema din natin talaga sa motor natin, no? Mahina yung ilaw ng mga motor natin. So may battery dito, no? So papakita ko sa inyo kung headlight na to is satisfied na ba kayo sa bigay niya. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, akala nyo malakas yan, no? Ano lang siya kasi dilaw, no? Yan. Kung mapapansin nyo, kung gagalaw nyo, ganyan lang. So kung ganyan lang yung pinaka-normal niya, no? So hindi sapat yan. Ngayon, dito sa RS125, kung check, ma-check nyo, no? Yan naman. So kung titignan nyo, yan, malakas yan. Yan, no? Yan yung tunay na malakas sa gabi. Makikita nyo. So malakas yan. Dito naman tayo sa Supremo. Kailangan meron tayong wire dyan. So yun naman yung Supremo, parehas na parehas din sila nung RS125, no? Ngayon kung mapapansin nyo, malakas sa gabi yan. Hindi siya yung dilaw na kumpara dun sa headlight na bobber. Eto, puti, no? So yan, kung mapapansin nyo yan, pag sa gabi yan, malakas yan. Anong dahilan bakit malalakas itong mga headlight na to? May mga klase kasing headlight na malalakas naman talaga pero pinagbabawal sa LTO. So tulad na itong headlight ng RS, kung mapapansin nyo, meron siyang parang nakaharang sa bumbilya. Yung mapapansin nyo yung chrome na yan na nakaharang doon sa bumbilya. Diyan nagbabounce yung sinag ng headlight, so bumabalik, kaya malakas siya. So lahat ito magagamit itong housing chrome ng headlight ng 125, no? Kaya malakas siya. Ito namang Supremo, yan, kung mapapansin nyo naman sa Supremo, yung headlight niya, yon painted siya ng black. Merong kulay itim sa may ibabaw. So same dito sa RS125, ganito na ang ginawa. Pag umilaw, magbabounce dun sa itim at dito magre-reflect sa housing chrome niya. Ganun yun. Kaya malakas yung ilaw ng Supremo, kakaiba yung klase ng bulb nila, no? Kumpara dito sa headlight bobber natin. Kabiker, kaya naman mahina yung headlight na yan is, kahit maliit yung housing yan, lalakas pa rin yan pag kakaiba yung headlight natin. Tignan nyo na lang yung mga headlight ng Yamaha ngayon, no? Paliit ng paliit, pero malakas, no? Kasi doon sa klase ng bulb nila. So hindi naman tayo pwedeng gumamit ng mga LED at saka HID bulb kasi nga bawal sa LTO.
So ano yung technique na dapat natin gawin para lumakas yung ating ilaw? Siyempre, palitan natin ng bumbilya to. No? So anong gagawin natin? Papalitan natin ng headlight na katulad nung Supremo. Ito. Yung merong painted black sa may ibabaw. Parang ganito. Yan. Ganong klase dapat yung kakabit natin. Ngayon, meron akong available na halogen bulb. Same with Supremo. Nga lang, hindi siya painted ng black. So, ito yon. Yan. So, ganito yung bilhin nyo. No? Ganitong klase. Pero ang bibilhin nyo, yung merong painted black dito sa ibabaw. Pero kung ikakabit natin ito, napakalakas din. Halogen type. No? Saan natin to? Tanggalin muna natin itong connector. Yan, may spring yan. Ito yung bulb. Ayan. Kung mapapansin nyo, ano, kumpara dito, filament lang siya. Ito, filament na mayroong metal part na chrome. So, lagyan natin dito. So yan, mas malakas siya ngayon. Kasi nga, ang bumbilya niya, katulad nung bumbilya nung Supremo. Mas malakas siya ngayon kumpara yung una, no? Na parang istak lang siya. So nga, hanapin natin katulad nung Supremo, no? Yun yung technique. Hindi yung maglalagay tayo ng paint dyan sa bulb. Hindi pwede kasi susunugin niya yan. Mainit yung bulb. Hindi pwedeng paint or nilalagyan nila ng Kyotex, hindi, kasi nga susunugin niya lang yun. Hanapin nyo yung merong paint dito na black. So meron naman yun, parang ganito sa Supremo natin. Ayan, may painted siya na black. So tanggalin na natin yan, kasi yung iba gumagamit pa sila ng relay. Although malaking tulong yung relay, madadagdagan din naman ng konting liwanag doon. Pero itong pinakita natin yung easy way para magkaroon ng pagbabago yung headlight natin, no? So pinakita ko naman sa inyo kung gaano kalakas tong Supremo at saka RS. And then napalitan na rin ng bulb tong bobber type natin na headlight. So lumakas siya. So kung di kayo satisfied na sinabi ko na malakas tong RS at saka Supremo, check nyo na lang yung mga Supremo na motor and then yung mga RS125 na motor. Napakalakas ng ilaw niyan. Yung XRM110 nga, pinapalitan na nila ng headlight ng RS125 para lumakas yung ilaw, no? Kaya yung XRM110, nilagyan mo ng pairings ng RS125, parang nagiging RS125 na siya. Yung mga XRM110, naka-design talaga na mahina yung ilaw niyan kasi trail bike yan. Kaya ganun. So pwede nating palakasin at lalong-lalo na kung gagawin pa nating battery operated yung headlight natin. So ganun lang mga kabiker, biker at dun sa mga nakakapanood. Kung meron kayong suggest na mas lalakas pa yung ilaw, comment kayo dun sa comment section natin para mapagsalo-saluhan natin yung mga experience nyo at makatulong especially sa mga kabiker natin. So sa simpleng tutorial, lumakas yung ilaw mo na hindi ka naman gumastos ng malaki, wala mang isang daan yung gagastusin mo, mapapalakas pa ang ilaw ng headlight mo. So yun lang mga kabiker, shoutout na tayo. So diba malinaw? Doon nga pala sa gustong morder ng Pieco Cobra Tire, panoorin nyo to. At sa mga gustong morder ng Pieco Cobra Tire natin, para ma-avail nyo po yung 10% discount, i-check nyo lamang po yung box ng shop voucher natin. Ayan po, nabilogan po ng orange. At dito po sa kaliwa, gamitin po natin yung voucher code para maka-discount po tayo ng 10%. Yan po yung ating code, PIEC02151. So, ganun lang yung gagawin nyo pag na-shopping na kayo. Gamitin nyo lang yung voucher code natin para maka-discount kayo ng 10%. So, shoutout na tayo. Shoutout kay Roger Gabrines. Yan, yung first shoutout natin. Shoutout din kay Anderson Gironella. Shoutout din sa solid subscriber natin, Bonifacio Taisa ng Pangasinan.
And then yung panguli, shoutout kay Gringo Ortellano. So yun lang mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para update on Facebook. So muli mga kabiker, thank you again and God bless.